An ounce of prevention is worth a pound of cure. True naturopathy. Hello guys, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. May nais akong i-share sa inyo patungkol po sa rabies ng aso. Kasi ito ay hindi gaano natutuunan o napapansin ng lahat. Marami mga kabataan ngayon na mahilig sa aso. Kahit ako man ay mahilig din ako sa aso. Kaso lang nakakatakot din lalo kung wala pang turok sa rabies yung aso. Lalo mga bata ay nakakatakot din kaya nakakamatay yung rabies ng aso. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. Kaalamang pangkalusugan patungkol po sa rabies ng aso. Okay? Maraming Pilipino ang nakakagat ng aso o pusa. Delikado po ito dahil pwede itong magdulot ng rabies. Sa bawat taon, nasa mga 600 Pilipino ang namamatay sa rabies. At mayroon ng 100,000 naman ang binabakunahan laban sa rabies. Taon-taon naman po yan. Ang rabies ay nakukuha sa laway at ihi ng aso. Pero alam natin na sa laway lang ang aso pag nakagat ka. Daga at paniki, may rabies din yan. Kapag tinamaan ang pasyente ng rabies, maghihintay pa ng 3 hanggang 8 linggo bago magkakaroon ng sintomas. Ang sintomas ng rabies ay ang pamamanhid sa lugar kung saan nakagat, pagwawala o nagwawala. Kasi pag na may rabies, hindi mo namamalayan na may rabies pala yun. Pag tumagal siya, ikaw ay masisiraan ng ulo. Maglalaway ka, magwawala ka, at maninigas ang lahat ng mga kalamnan mo. Pati ang mga mukha, mga muscles mo. Tandaan, kapag nagkakaroon na ng mga sintomas ng rabies, ang isang tao na nakagat ng aso, iyan po'y huli na. Huli na yung mga pangyayari na yan. Kasi nga mahirap, hindi na kayang maapuan yan. Hindi na kayang gamutin yan. Okay. Kailangan nating maagapan ang lahat ng mga kagat ng aso at pusa. O paniki man yan. First aid sa kagat ng aso at pusa. Ano po yan? Hugasan ang sugat. Alibaba, pag nakagat ka ng aso, hugasan ang sugat ng running water. Hugasan na may kasamang sabon. Pwedeng sabon na antibacterial na sabon o soap or yung panlaba. Pwede. Lagyan ng povidone iodine. Huwag lagyan ng ointment o takpan ng masikip na ang sugat. Dahil gusto natin sana makalabas yung rabies. Okay, di ba? Kailangan makalabas yung rabies, laway ng hayop na may posibleng may rabies. Tandaan, huwag lagyan ng bawang, suka, o Colgate o ano pa mang nilalagay dyan sa sugat na yan. Hindi nakakagamot ang mga yan. Baka magdudulot pa yan ng titanos sa isang taong nakagat ng aso. Kung wala nga yung rabies yung aso, titano naman, problema na naman yan. Ang gagawin, dalhin ka agad ang pasyente sa ospital tulad ng PGH, sa Top Avenue, San Lazaro Hospital, sa Tayuman, Manila, o RITM sa Alabang, mayroon dyan sa Alabang, o sa pinakamalapit na hospital sa inyong mga lugar sa Visayas and Mindanao, kung saan may pinakamalapit na RITM o hospital na pwedeng magpagamot sa mga kagat ng aso at pusa, ay pwede kayong pumunta agad doon. Okay? God bless and to God.